guys, ngayon nandito tayo ngayon sa Christian Garden. Guys, kung naalala niyo yung nakaraang video natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-grab sa ugat ng bugimbilya. Ngayon guys, mag-grab tayo ngayon sa mismong puno na ng bugimbilya guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-grab dito. At saka guys, ang gagamitin nating paraan para sa pag-grab dito is bark grafting. Kung ano nyo guys, yung sa balat, bark grafting. Dito guys, dito yung mga gagamitin natin. Tulad dun sa last video, ganun pa rin gagamitin natin yung pamputol sa sanga, gunting, mga gunting dito guys, ito. Tapos, grafting tape, alcohol guys, huwag nyo kakalimutan lagyan ng alcohol yung mga blade nyo. Tapos mga cutter, bago gamitin, para masanitize. Tapos yung pantali dun sa may mga plastic guys, then, ano to dito, paper bag, mga plastic na may tissue. Ngayon guys, mamai-explain kung bakit kailangan ng ganito guys. Yun na. Ito para guys yung mga idudugtong natin mamaya. Explain ko din to sa inyo guys, mga pangalan nila isa-isa. Ngayon magsimula tayo mag-grab. Dito guys, so kung ano yung nakaraan guys sa may ugat, diba naganap din tayo ng maganda na pagtutusukan ng mga sanga natin. Ngayon ganito rin dito guys, maghanap kayo ng mas magandang pwesto or kung saan mas maganda magdugtong. Kasi isipin nyo guys, kung dito kayo sa taas, ang pangit kasi ya, sa baba dito walang mga dahon, masyado na siya mataas, kaya magputol tayo dito. Pag nagputol nga pala kayo guys, pag gumamit kayo ng lagari, ingatan nyo pag yung matatapos na kayo maglagari, yung mga balat. Huwag nyo ano yung dito. Kasi kuminsan diba sumasabit, tutod ng kanya sumabit, tapos naglaylay na ganun. Putulin nyo na lang na gunting para hindi masira yung balat dito, kasi doon tayo mag-grap eh. Pag nasira yung balat dito, hindi tayo makakapagdugtong. Ayan guys, ngayon naputulan na natin siya ngayon ng sanga sa taas. Ngayon, nilinisan naman natin itong mga gilid na pagdunugtungan natin. Dito nagagamit tayo ng cutter. Kasi guys, mas maganda pagka nalinisan mo itong gilid, mas madaling mag-grap. Mas madaling magdugtong pag malinis. Ngayon guys, dito ngayon, ipapakita na sa inyo kung ano yung mga gagamit natin. Dito guys, meron tayong golden jackpot, then orange moonlight, tapos Roma, may Roma din dito, and lemon yellow to guys. Tapos ruby opal. Then, fire opal. So guys, ngayon nakita nyo na kung ano yung mga idudugtong natin. Ipapakita ko naman sa inyo guys kung paano i-prepare itong mga sanga para idugtong dun sa puno.
Ito guys, oh. Kung nakikita nyo to guys, tulad nung explain ko dun sa nakaraan kong video, ang buds guys, ito yung buds guys yung pinagtutubuan ng mga sa, ng mga dahon nya, tapos bulaklak, dito sa ilalim ng tinik. Yun yung buds guys. Magbilang kayo ng apat, ay tatlo to lima. Pwede guys. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito guys, pwede na to. Kasi guys, pangit din guys pagka masyado mahaba yung sayon na idudugtong nyo. Ang sayon pala guys, ito guys, ang tawag sa idudugtong natin sayon. Pangit din kasi guys pag masyado mahaba, kaya inaano natin siya. Ginto lang kaiksi. Tapos tanggalan nyo ng dahon, tapos bulaklak. Ngayon guys, ito na yung mga natapos natin na linisan na sayon. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano to hasain dito sa may ano. Sa unahan guys. Ito, kung makikita nyo diba guys, may hawak akong blade. Igaganto lang natin siya guys, oh. Babalitan nyo lang siya na ganyan. Panipisin nyo siya. Then sa kabila din. Dun sa mga nakapanood ng video ko guys sa ano, kung paano mag-wrap sa ugat. Alam na nila to guys kasi nga, napalood na nila yun. Ganto rin ang ginawa namin nun.
guys. Ngayon tapos na natin to, i-prepare tong mga sayon natin, guys. Ngayon, guys, tuturuan ko na kayo kung paano to idugtong sa puno ng bugimbilya. Guys, ito guys, makikita niyo hawak-hawak yung blade, guys. Ito, papakita ko sa inyo dito kung paano kayo maghiwa dito sa balat. Itong balat, guys, makikita niyo naman tong layer ng puno, tapos itong balat, guys, makikita niyo naman may layer diyan. Ay, mag-focus. Okay, basta guys, may makikita kayong layer dyan, then hiwain nyo lang yung balat na yun, yung may makita yung layer. Ano to? Ilubog nyo lang to, guys, ng 1 inches or higit pa. Wag lang kayo sobra sa, wag lang sobrang haba talaga. Kasi mas maganda, guys, pagka mas mahaba eh. Tapos yung sayo na idudugtong nyo is mahaba din. Yan dito. Yung balat lang, guys, tandaan nyo, yung balat lang yung hihiwain nyo. Balat lang ng puno. Nandubog. Ah, angat ulit. Ngayon, guys, tapos natin ngayon hiwain yung balat, di ba, guys? Ngayon, itong sayon, idudugtong na natin siya dun sa may hiniwa natin. Ito, guys, oh. Kailangan itong mismo binalatan natin dito, kailangan may lubog to lahat dito sa may balat. Kailangan may lubog yan lahat. Ayan, oh. Kailangan wala makikita ang balat na natin na kailangan may lubog lahat. Ayan. Ganon din sa iba, guys. Lubog lang. Kailangan mo na matitirang ano, na lahat lubog. Ngayon, guys, di ba ano natin siya, guys, nailagay na natin. Ngayon, dito tayo gagamit ng grafting tape. Ito, guys, ah. Kung wala kayong grafting tape pala, guys, pwede kayo gumamit ng electrical tape kung meron kayong electrical tape. Kasi may mga nakikita ako nag-graft ng electrical tape, eh. Pero hindi pa namin kasi namin na-try, kaya ano nyo na lang. Mas maganda kasi, guys, pagka ano, eh, grafting tape ang ginamit. Pataas. Pagka nag-ano pala kayo ng grafting tape, guys, pagka nag-ganito kayo, huwag nyo masyadong higpitan talaga na as in sasakal na yung sayon, guys, ha? Kasi pagka tumubo yan sila, may possibility na ano dito, guys, yung lalaki yun din sa taas, din din sa baba, ganito lang kalaki kasi napipigilan. Then, pwede maputol yun pag ganun, guys, kaya panatali kayo, saktong ano nyo lang. Yung alam nyo lang na nakakapit siya, na hindi mahuhulog. Kahit may mga tatlong ikot o apat na ikot lang, guys, okay na. Ayan, tali na natin. Ngayon, guys, tapos na natin siya. Ngayon, talian ng grafting tape, guys. Ngayon, ito na yung pinapakita ko sa inyo kanina na gagamitin natin na pambalot sa kanya. Ito, guys, kung makikita nyo to, guys, ito yung plastic na may tissue sa loob. Guys, kaya namin ito nilalagay ng ganito kasi nga itong bugimbilya, itong puno ng bugimbilya na ito is ilalagay namin sa arawan. Pag nilagay kasi namin ito sa arawan nang walang tissue sa loob to, matutuyo itong dinugtong natin sa ayon, masusunog yan, guys, kasi sa sobrang init pa naman ngayon. Kaya kami gumagamit ng ganito para protection din sa init. Tapos, guys, pamag ano na pala kayo, maglalagay na kayo ng plastic, huwag nyo kakalimutan pala ilagay yung date. Pwede rin kayo maglagay ng pangalan, guys, kung gusto nyo. Anong date ngayon? Ito, guys, ngayon may sulat na ito. Ngayon may tinta na ito. 12-14-21. Ayan. Guys, kaya nga pala tayo naglalagay ng date, guys, para malaman natin kung kailan tayo magtatanggal ng
kung kailan natin sila bubuksan sa plastic, guys, at saka para malaman natin kung kailan natin sila gin-grap. Tapos talian natin. Tapos guys, i-grab na din natin yung ibang mga sanga. Ngayon guys, tapos dadagdagan pala natin ng paper bag para dagdag protection din sa araw. Ngayon guys, tapos na natin to i-grab ngayon. Guys, kung naalala nyo yung vlog natin nung nakaraan sa ugat ng bugimbilya, may update pala ngayon dun guys. Papakita ko sa inyo yung update dun sa ginagat na dun sa ugat. Ito guys, oh. Kung naalala nyo, ito yung ginagat natin nung last time na sa ugat ng bugimbilya. Ito na yung resulta niya guys. Makita nyo guys, di ba guys, buhay na siya. Makita nyo buhay na siya sa loob.
Ngayon guys, pagka alam nyo na ganito na siya kalago, nakita nyo marami na siyang talbos, buksan nyo na dito guys, pasingawan nyo na. Buksan nyo na dito. Diyan, kabilaan. Para makasingaw kasi mayroon dito guys na ano na eh. Ito guys oh, kita nyo, nabuksan na namin yung dito, napasingaw na namin to. Ito guys, napasingaw na namin to is nung nakaraang araw pa guys. Ayan. Ito, sa mga susunod na araw natin to, bubuksan totally. Kasi guys, pag binuksan natin siya kaagad ngayon, may posibilidad pa na mamatay siya guys. Kasi maninibago pa siya sa init ng hangin na bumubuga. Kaya pag ganyan-ganyan lang guys. Ito guys, papakita guys. Bubuksan na natin to. Ayan guys oh. Kita nyo ang kapal niya na itong gulat na to. Ito pa. Ito guys, napasingawan na din itong mga to. Ito guys. Pag ganito guys, buhay na yan mga ganyan. Pero itong mga... Ito guys, kumakita na to. Ito buhay na din to guys. Pero hindi pa natin ito pwedeng buksan pa kasi wala pa silang mga singaw. Pasingawan muna natin sila ng mga dalawang araw pa. Para makaano sila, maka-adapt sila sa ano dito, init, sa init. So nga guys, ang dami niya ng tubig sa loob dahil sa pawis ng plastic. Yung pawis nila yan. Kasi guys, pag hindi nyo kagad sila binuksan, pagka nakita nyo ng ganito na buhay na sa tapos hindi pa binubuksan dito, pwede mabulok yung dinugtong natin na sayon. Ito din guys, makikita nyo ang kakapal na nila. Pag ito guys, hindi pa nabuksan, pwede na ito mabulok. Kaya kailangan pag nakita nyo ng ganito, buksan nyo na sila. Guys, meron pa tayo dito isa pa, bubuksan din natin ito. Napasingawan na ito guys eh. Ito nga guys, so tinan nyo, medyo natagalan bago sa mabuksan kasi nga guys, busy sa garden kaya hindi gano'ng maharap. Ito yung nangyari sa ibang dahon niya guys, is na ano na, nalanta na. Bigyan na ano siya kasi tagal niya nang hindi nabubuksan. Ito. At saka guys, ito pala guys, oh, kung makikita nyo to guys, ito yung idinugtong natin dito sa rootstock. Ito yung saya na dinugtong natin. Ito yung sanga mismo ng rootstock guys. Ito may tumubong mga sanga guys. Pag ganito na may tumubong sanga guys, kailangan natin ito putulin. Ayan mga ito. Ito pa guys oh. Pakita natin. Ito guys nito. Ito mga to. Wala na sila dun sa dinugtong natin. Tumubo na sila dun sa may mismo rootstock. Kailangan natin tanggalin ito mga ganito. Kasi guys, pagka hindi nyo sila kasi sila tinanggal, may kaagaw tong dinugtong natin na sayon. Mag-aagawan sila sa ano, nutrients na binibigay ng puno. Kaya dapat iputulin nyo sila para dito na sila sa sayon magdadiretso.